Okay, so what is up guys? No Pros Trader is back at it again for another Bitcoin update or the chart update or crypto update or whatever. So buksan na natin yung chart. So kahapon nga guys is nakita natin tong potential head and shoulders dito sa 15 minute time frame. So since nga 15 minute time frame lang siya is hindi siya ganun ka effective lalo nung i-compare mo sa 1 hour or 4 hour time frame, no. So mukha naman siya nag-play out dito. But hindi niya na-hit yung target, no? So, might as well, we can remove this kasi this pattern is now invalidated since ma-extend natin to, nasa ibabaw na ulit siya ng neckline. Delete na natin yan. Delete. So, since hindi siya nag-play out, hindi niya na-hit yung target, no? So, what's happening right now? So, lipo tayo sa 1 hour time frame. So, we are now seeing a potential double bottom pattern. So, paano yun? So, wow, first bottom, second bottom, and then last bottom, the neckline would be this one. So, nag-retest na siya dito sa descending resistance. So, it looks like it acted as a support. But there is no volume confirmation for this bounce. Pero kung ito ay double bottom, so this would be its target, no? So, hanggang dito sa kanya neckline, then pull out natin hanggang dito. So, that's its target, no? Around the 50K area. And kung naalala ko sa video natin kahapon, is sinabi ko rin, we can give this, the bears, a benefit of the doubt. Kasi possible din naman na ganito nga yung ginagawa niya. So, yan. Possible naman, ito ngayon ay isa ng, falling wedge or falling channel. So, target niya would be around 49.7K if ever. No? So, ayan, yung targets niya in my, for the bullish case scenario. And then, another one is ito. Ito, possible na isa pa ulit siya mas malaking double bottom. So, paano yon? So, ganyan. And then, ganyan. And then, this would be, it's probably the neckline. Diba? So, yan yung neckline niya. So, saan siya aabot? Kunin natin to. Lowest point. And then, ganyan. Okay? So, sa dulo nito, sasabihin ko sa inyo kung ano natutunan ko para sa trade ko. So, if this is a bigger double bottom pattern, so, ito yung magiging target niya around 52.6K area. No? 52.6K area. So, tandaan niyo yung area na yun, ha? 52.6K area. So, ano nag-trigger sa kanya para mag-play out itong ating reversal, we can say, dito. So, makikita natin is dito, we have a lower low. Is ito yung ating white para kita. So, ito, dalawang to. Lower low. Ayan. And then dito, sa ating RSI is ito siya. Diba? Ayan. Higher low siya sa RSI. So, that is a bullish divergence. Kaya siya nagkaroon ng reversal. In my opinion. So, yan yung nag-trigger sa kanya. So, anong mali ko? Kasi diba kahapon, nag-short ako. Kita nyo, basta may short position ako. Nakita ko na to kahapon. But then, naunahan ako ng emotions. Yun sa iniisip ko na, baka naman hindi yan magtutuloy, baka hindi magtutuloy. Anong nangyari? Nagtuloy. So, di ba dito pa lang sa kandila na to, confirmation na yan of a bullish divergence. Di ba? So, dun pa lang, dapat umexit na ako. Pero, yun nga, dahil sa emotions, is, wala. Nahit yung SL ko around this area, 48,350. So, at least good invalidation point pa rin naman. Upon hitting that area is nag-bounce siya and then may chance magtuloy-tuloy pataas. Okay, so mamaya tayo tumingin sa bearish scenario. Lipat muna tayo sa 4-hour time frame siguro. Tingnan natin kung may makikita tayong kakaiba. So, ayan nga. Kasi hindi pala ako nag-exit kahapon kasi dito naman is bullish divergence din pala siya dito sa 4-hour time frame. So, yun nga. Bullish divergence din siya dito. No? So, yan. No, so kung lilipat tayo dito, bubuksan natin si EMA ribbon dito. Ah, 'di ba kahapon kaya tayo bias, very very bias sa short term.
Ay, kasi nasa ilalim siya, EMA ribbon. Pero ngayon is nag-throwback siya pataas at hindi natin alam kung hanggang saan maaabot niya. But we have technical targets para sa double bottom na green, which is at this area, at around 50K area. And then sa if marireach niya yung area na yan, dito sa maliit na green double bottom, so magkakaroon din tayo possible ng blue na double bottom, which is at ito yung neckline. So target niya is around 52.6K area. So, I don't, hindi ako, in my opinion, hindi ako hahabol dito. Kasi may malaki yung volume na dito, given yon. Pero kita nyo, ang laki din na wick dito sa ating 4-hour time frame, di ba? So, that is my opinion. Hindi ako hahabol dito. Okay? We are still seeing this, kung lilipat tayo sa daily, ang makikita nyo dito sa daily is, good amount of volume. Kasi dito rejected yung kanyang kahit may good amount of volume. Dito may weak pa rin sa taas kasi supposedly we want to see this at dito solid candle body if this really is a bullish one para ma-engulf niya tong candle ng isang araw no Tuesday, no. So ngayon is kung titingnan natin si RSI, still nasa loob pa rin tayo ng isang bearish divergence. Hindi niya pa rin niya na neutralize. Kumbaga, kailangan niya mag-shoot up with a paano shoot up? So, kailangan niya butasin yan pataas para maalis niya yung bearish divergence, no? And then, magkaroon siya dapat ng support from the volume. And then, itong area na to, di ba? Sabi sa inyo kanina, tandaan niyo yung ito, 52.6K area. Kasi yung 52.6K area is andito na sa loob nitong tawag dito, itong ating golden ratio, which is kung milalabas ulit natin ito from the all-time high to the last swing low, ayan, nandito siya sa 618786 area, which is this box, no? So, nasa loob na siya niyan and we can expect more volatility, no? I suggest, if meron kayong nakahold sa spot, dun muna kayo mag-focus, no? Bantayan niya maigi. Kasi possible na pag-untog niya dito sa trend line na to, iba confluent itong trend line na to, dito sa ating box. So, we can expect a dump after hitting this area. Possible na dito pa lang sa 51.3K, di ba? Kasi possible na pag dating niya dito, bigla siyang mauntog ulit at yun na yung mag-trigger ng isa pang breakdown. So, if you ask me, I'm still bias or looking for a short position, no? So, on the good side, on the brighter side, punta tayo sa Bitcoin dominance, di ba? We are monitoring this as well. So, hindi ko lang nababanggit sa recent videos, pero yun nga, if this is a, di ba, meron tayo dito ng rising wedge, makikita natin, and rising wedge, tends traditional to break down. So, yun nga yung nangyayari ngayon. So, target niya would be approximately dito sa ilalim ng wedge, which is around 39.91 or 40% ang dominance si Bitcoin. So that this is very very good for alts, lalo na if Bitcoin will continue this movement, parang sideways movement, kasi ibig sabihin yan mas malaki yung chance ng alts magpump, di ba? So right now we will be testing this area. Dito pa lang is lumaglag na siya. Titingnan natin dito sa 41.5 area kung ano mangyayari. So we can expect some retracement, no? Pag pwede siya mag sideways dito na konti before siya mag continue pababa. Kasi wala namang up only at wala ring down only, no? So this is good, very good for alts. So kung titingnan natin dito sa Ethereum, kasi kagabi is may nagtanong dito sa ating Telegram group. Di ko na maalala kung sino. Basta may nagtanong sa akin kung ano daw tingin ko sa Ethereum. So, chinart ko to kagabi. Tingnan natin, malapit lang naman siya dito. So, ito, si Sir Andrew. No? So, yan, nakita natin, target niya kagabi, 8:28 PM, nasa 3540 pa lang siya. So, ngayong umaga is nandito na siya. Nahit na niya na yung target around the same area, the golden pocket. So, tingnan natin kung mabubutas niya yan. If mabutas niya yan, malaki ang chance na mag-break niya yung all-time high around 4,400 Ethereum, no? Yung price na yan, ito.
malaki ang chance, no? Pero again, that is not yet confirmed. Diba? So yan, tingnan natin. So we are having a healthy uptrend in my opinion. No bearish divergence. Kagabi meron, but na-neutralize na niya. Since tumaas siya ng tumaas. So yan, na-neutralize na niya. So ngayon, still good. Looking healthy, increasing volume. Tingnan natin kung ano mangyayari after the 8 AM candle close, no? So, ingat kayo. Ito yung sundan nyo na chart, no? So, may nagtanong din last night about Dodo and 1inch. So, basically, they are just following the trend kay Bitcoin, no? So, yun lang. So, sabi din pala dito ni Sir Jabari Asher Alsola. Hindi ko sure kung ito si Sir Songsong, pero sabi niya pa shoutout. So, shoutout sa'yo, sir. Hindi kasi ako sanay maganto, kaya nakalimutan ko kahapon. No? So, yun lang guys. As always, don't believe me. Believe in yourself. Okay? So, you do your own analysis. Huwag kayo mag-base sa kahit na kanino. So, if you're having profits with your current strategy, that's good. No? As always, secure profits and protect your capital. And, yeah. Cut losses without mercy, just like what I did. So, i-research ko yung original chart ko para mas magkaroon ako ng mas malinaw na point of view. So, siguro, share ko na lang sa Twitter. Abang na lang kayo, so like, subscribe dito sa channel natin, comment kayo kahit ano. Yun lang, let's go.